napatukod natin ng 177-178 kph, yung ECU natin. 2,000 to 2,500 RPM, dapat hindi lalampas ng 99 decibel. No cut to, mga kapwa, no cut. Ito, buhay mo. Iseset natin yung maximum hold nila. Power pipe na Itzalaya, pasok na pasok sa banga. Alright, what's up mga kapwa? Isang mabilisan ulit. Performance review naman tayo ng Itzalaya natin na power pipe. Naman tayo sa lugar namin, no? Ayan, ang ganda. Ayan yung sunset. Siyempre, Sierra. At ang kanyang Itzalaya na power pipe. Full review tayo ngayon ng Itzalaya na power pipe. Sa looks natin, ayan, kitang-kita nyo naman, napakaangas ng looks at napakaganda ng mounting kasi napakataas. Mataas siya, mga kapwa. Ayan, kita nyo. Mataas yung clearance niya. Yung ground clearance, para lang siyang stock mounting. Literal. Ayan, hindi siya sumasayad kahit may angkas ako. Ang angkas ko lagi si Dane. Hindi siya sumasayad sa hams. So, iwas sakit ng ulo. Pagdadaan ka sa hams, hindi mo na kailangan syumete. Siyempre, mamaya susukatin natin yan ng decibel meter kung pasok ba talaga sa LTO. Pero pagdating sa performance at pagdating sa dulo, grabe talaga mga kapwa. Literal, may add siya na performance. Walang halong biro, walang halong pandaraya. Literal, talagang tumuling. Sobrang tuling, nakaipit ng plastic. Ayun, siyempre, pagkwentuhan natin yung ating ginawang top speed dito kanina lang. Pagkain dati nating top speed na 175 kph dito sa speedometer, tapos 143 kph naman sa GPS. Sadly, nagloko yung GPS natin. Mga kapwa, sa lahat ba na mayroong pagkakataon, nagloko na naman yung GPS ng GoPro kasi minsan talaga nangyayari yun sa GoPro. Pero, assuming mga kapwa na ang top speed natin dati ay 175 kph, sa speedometer nito, ngayon, napatukod natin yung speedometer niya o napatukod natin yung stock ECU ng 177-178 kph gamit itong pipe na to. Dito tayo ngayon sa shop mga kapwa. Pakita ko sa inyo. Ayan, stock ECU tayo. Papasilip ko lang sa inyo. Ayan. Gamit natin yung Itzalaya na pipe. Testingin natin ngayon kung may pinagbago. Ayan, stock ECU yan mga kapwa, stock ECU. Sting. Itzalaya. So literal mga kapwa, napatukod niya yung stock ECU natin ng gamit ng pipe na to. At pipe lang ang pinapalitan. Yung setup natin, ganun pa rin. Sprocket, gulong, tapos ako pa rin yung rider. 65 kilos ako. And solo ako nagda-drive. Ayan, si Hera pa rin yung setup natin. Stock ECU, stock makina, stock throttle body. Open throttle body lang ang baon. Napatukod natin ng 177-178 kph yung ECU natin. Hindi ko na makikita yung RPM. Siguro yung RPM niya nasa around 13,000 siguro kasi talagang sagad na yung ano natin. Hindi ko nasasama yung buong video kasi alam nyo naman. Pero ang importante is napatukod natin siya ng 177-178 kph gamit lang itong pipe na to. Wala tayong ibang pinalitan. So what if or imagine pa kapag ka naka ano na tayo, naka racing ECU, malamang sa malamang lalampas pa doon, and yung sa GPS natin antayin nyo kasi gagawa at gagawa ako ng video para dyan mga kapwa. Try ko magpalit ng racing ECU yung kay Ride Chief Master. Tapos tingnan natin yung top speed na maibibigay niya nang hindi tayo nagpapalit ng lahat. ECU lang papalitan natin. Tingnan natin kung anong increase. Mabilis ang sabi, meron at meron talagang performance na dagdag. Etong Itzalaya na pipe. Power pipe. Kaya siya tinawag na power pipe. Siyempre, power pipe. Additional power, additional performance. Kamis. Meron talaga siyang additional na performance. The downside, ito mga kapwa. Honest lang tayo syempre. May downside at may downside ang pagkakabit ng pipe. Lalong-lalo na sa naka-stock ECU. Meron siyang pugak. Pero yung pugak niya, kumbaga, sobrang-sobrang minimal. Siguro kung sa 100% ang pugak niya, nasa 1% lang. Kasi ito lang talaga ang pugak niya. Raw video din, raw video. Raw testing. Napugak.
Nagbabak siya sa around 2,000 RPM. 2,500 something ganun. Ayan o. Ayan o. Diba? Pero aside from that, ibang RPMs, wala siyang bugak. Wala siyang bugak. Lahat ng RPM walang bugak hanggang dulo. Basta dito lang sa 2,500 something RPM. Walang bugak. Stable minor. Wala akong ginalaw. Wala akong pinihit dyan. Kahit sa engine brake, wala rin siyang bugak. Walang backfire kahit isa. Wala talaga. Pero yun lang talaga downside niya. Medyo may bugak siya sa around 2,500 RPM. Ganun lang. Yan na yun. Honest downside. Kasi hindi lang naman talaga puro ano to eh. Kumbaga, totoo lang tayo. Sasabihin natin yung positive, sasabihin din natin yung negative. Yan na yun. Honest issue. Wala nang iba. Performance, check. Looks. Nakita nyo naman. Check na check. So, PM lang kayo mga kapwa sa mga gustong umorder. Mabilis lang yan. Pagka dito lang sa area natin, eh mabilis nyo makukuha. Baka ako pa mag-deliver. So yan, Itzalaya. Napakaangas. Simple-simple lang ang looks. Pero takaw mata at ang ganda ng tunog. Pagdating naman sa tunog, wala rin ako masabi sa parang ganda ng tunog. Pero sukatin natin ngayon sa decibel meter kung pasok ba siya sa LTO. Siyempre, decibel meter tayo para magkaalaman talaga kung pasok sa LTO. Kasi ang guidelines ng LTO ngayon ng kapwa ay 99 decibels at 2,000 to 2,500 RPM. Tapos yung guidelines nila ng pagtitesting ay parallel to the ground. Ibig sabihin ng parallel to the ground, eh itong pantest natin ay parallel to the ground. Ayan, ganun. Parallel siya. Kapantay siya ng karsada. Hindi nakaganyan, hindi nakaganan. Nakaganan ang tapat sa pipe. Tapos ang tapat naman sa pipe natin ay 45 degrees sa center line ng pipe. Ito ang center line ng pipe. Ang 45 degrees niya ay nandito. Tapos ang distance niya away from the pipe ay 0.5 meters o kalahating metro. So mga ganito yun. Buhay natin. 2,000 to 2,500 RPM dapat hindi lalampas ng 99 decibel. No cut to mga kapwa. No cut. Ito buhay mo. Iseset natin yung maximum hold nila. 2,000 RPM. See? 2,000 yan. 2,500. O ayan, diba? Sabi sa inyo, sa 2,500 may bumak siya. Ayan, maximum decibel 91.3. Maximum hold yan, mga kapwa, naka-hold yan. Pasok na pasok ang Itzalaya na pipe. O, diba? All goods. Lahat ng guidelines, mga kapwa, papakita ko ulit sa screen para makita nyo yung guidelines na sinasabi ko na dapat nating sundin sa noise test ng ating pipe. So, yung power pipe na Itzalaya, pasok na pasok sa banga. Once again, mga kapwa, performance test. Natutuwa ako dito kasi talagang may dulo siya. Another downside nito, mga kapwa, yung response niya sa low RPM kumpara sa stock pipe, medyo may delay siya ng konti sa response ha. Pero pagdating sa dulo, which is kailangan mo talaga para sa power ng motor, talagang duluhan na, pukpukan na. Wala kang masasabi dito. May power talaga siya kumpara sa stock pipe. Ano pa kaya kapag nag-racing ECU na tayo, tatanggalin natin lahat ng pugak. Tapos tingnan natin, pag natanggal na yung limit ng ECU natin sa 177, 178 kph or sa 13,000 RPM, kung ano naman ang limit nito sa ano natin, sa mismong panel, malalaman natin yan.
lalampasan natin yun gamit itong pipe na to. Ganda ng performance, ang ganda ng tunog. Honest issue, may pugak sa 2,500 RPM. Medyo delay response. Medyo lang, hindi naman ibig sabihin nun mga kapwa, parang delay na parang carb type. Hindi naman ganun. Kumbaga, kung ikukumpara mo lang sa stock, mas responsive ang stock. Kasi yung ECU natin ay nakaprogram para sa stock pipe. Good thing nga dito sa pipe na to kasi kahit papaano lumapit siya ng pagkakataon sa stock pipe. Wala siyang pugak, walang backfire, di ba? So all goods, handmade in Thailand to mga kapwa. Thailand talaga to. Legit na Thailand to, galing Thailand. So maraming salamat po ulit Boss Rowan. Thank you so much po dito. And sa mga gusto kumorder mga kapwa, PM nyo lang ako, wag na kayo magpa-kuli-kuli pa dyan. Kayo magpatumpig-tumpig pa, umorder na kayo mga kapwa. Napakaganda nito, napakaangas. And pang-araw-araw ko talaga to. Maraming salamat, solid support mo, solid kapwa. It's Alaya. Power talaga. Let's go.